Kahit hindi pantay ang kulay ng buhok natin, ay syempre aalis pa rin tayo for today's video. Last week pa nga ay nag-aayaan nga kami ng mga friends ko na manood ng Barbie. Binibilisan ko na nga din ang kilos at malapit na nga yung basko, baka mamaya ay maiwan pa ako. Mainit pa lang ngayong araw pero sa sinihan nga lagi malamig kaya nga nag-jacket ako. At dahil nga tanghaling tapat ay nakapayong talaga ako habang naglalakad. At sa kalagitnaan nga ng paglalakad ko ay natanggal nga yung sintas ko. Ito talaga isa sa mahirap kapag hindi mo kasama yung jowa mo ay walang tagatali. Charot! Namiss ko tuloy bigla si Babu. Uy, palambing naman, baka hindi ka pa naka-follow ha. Please don't forget to follow my page po, Alex Pablo Vlogs. Sumakay ako ng bus para makarating ng Saddletown Station at pagkarating ko naman sa station ay sumakay naman ako ng train. At pag-upo ko nga, ito yung nakita ko, abay, napakadaming bubog. Kahapon nga, hindi ko na po napakita yung end results ng pagkukulay natin at ito na nga yun. Ay wala, hindi na talaga pumantay pero baka gawa natin ang paraan yan pero sa mga susunod na araw na siguro. Finally, malapit na nga kami makompleto at isa na lang inaantay namin. Dito pala kami nagkita-kita sa Sunridge Mall at katapat nga lang nito yung Cineplex kung saan kami manonood ng sine. Medyo may pa-over the bagot pa nangyari dahil mas malapit nga kung dito kami dadaan. Kasama ko pala ngayon si Maureen, Christine, pati si Jaira. Mula sa mall ay tumawid nga lang kami at nandito na rin kami sa sinehan. 1:20 PM pala yung susunod na showing na Barbie at maaga rin naman kami nakarating dito. 11:30 AM talaga ang usapan namin na magkikita-kita kami pero malapit na nga mag-1 ngayon. At pagpasok namin sa loob, ito nga ang sumalubong sa amin, itong bilihan ng tiket. At dito na rin naman kami kagad dumiretso at baka nga maubusan kami. Yung standard lang din pala yung pinili namin at hindi na rin yung full recliner at manonood naman kami na sine at hindi naman kami matutulog. Akala nga namin ay napakadaming manonood pero ang ending ay napakakonti nga. At solong-solong nga namin yung sinehan kaya kahit saan kami umupo ay pwede. Pero ang pinili namin ay yung bandang likod tapos nasa gitna para kitang-kita lahat. Pagkabili namin ng ticket ay bumili naman sila ng mga food nila. Sila nga lang ang bumili ng food dahil ako may secret ako, charot. Basta alam nyo na yun. Alam nyo naman, kailangan ba discarded tayo lagi sa life? 1 PM na rin naman kaya naisipan na nga rin namin pumasok sa loob. Hindi rin naman mahirap hanapin dahil pang number one room nga itong Barbie. At pagpasok nga namin dito, bukod sa napakadilim ay meron pang palabas sa screen. Napatigil tuloy kami eh baka mamaya makita na agad namin yung ending. Pero commercial lang pala yun kaya tumuloy na rin kami pagpasok sa loob. At gaya nga na ina-expect namin, ayan parang nga naming nirentahan yung buong sinehan. Abay, wala nga katao-tao. Siguro weekdays din kasi ngayon at 1 PM pa nga lang kaya halos lahat ay nasa trabaho pa. Pero usually napupuno nga itong sinehan kapag Tuesday dahil naka 50% off sila. Yung mga friends ko nga lang, nataon nga na Wednesday yung day off nila, kaya Wednesday rin kami nanood. At ganito talaga kami ng mga friends ko sa Canada, dapat talaga nagkakataon yung mga day off nila para nga magkasama-sama kami. Diyos ko, medyo Filipino time nga din, nakalagay sa schedule, 1:20 PM ang start, pero nag-start nga ay 1:35 PM na. Halos 2 hours din pala yung movie, and masasabi ko nga na marirate ko to, 7 over 10. Okay naman yung movie, not bad. Eh paano ba naman kasi, English yung salita, tas walang subtitle, ang ending, wala tuloy ako naintindihan. Charot lang, nag-translate ako. Charot lang ulit kayo naman. After nga namin manood ay nagkaayaan naman kami na kumain. Naku, napakatagal nga diskusyon kung saan kami kakain pero ang ending nga ay sa Tokyo Street Market. Habang nakasakay kami sa bus ay may nakasabay nga kaming Dutch hen na baka cute na alala ko tuloy kasi ganito yung aso ko dati. At kung magkakaaso nga ako next time, gusto ko ganito ulit yung breed. At maya maya nga lang ay nakarating na rin kami dito sa Tokyo Street Market. Actually, hindi ko na rin pala first time kumain dito dahil ilang beses na rin ako nakabalik. Minsan with friends at minsan din kasama sila papa. At ang binabalik-balikan ko nga dito ay ang kanilang black ramen. Pati na rin yung drinks nila dito, lalo na yung passion fruit. Yun nga lang, wala na daw silang available na passion fruit drink ngayon, kaya itong mango na lang yung pinili ko. Basta naman ay matamis, pasado na sa akin yan. $9 pala yung binayaran ko para sa regular ramen at $4 naman para dito sa drinks. At dahil nga maingay kami, ay nirequest nga namin kung pwede kami kumain dito sa labas. At buti rin naman ay pumayag sila. Eh kung sa loob naman kasi kami kakain, baka magreklamo din sila kung maingay nga kami. At nung tumunog na nga yung aming buzzer, ay pumasok na nga kami sa loob para kunin din yung mga in-order namin. O diba, pare-pareho nga kami umorder ng black ramen. At meron palang regular version nito at meron ding deluxe. Pero parang ang pinagkaiba nga nila ay merong kalahating nilagang itlog yun. Buti nga regular na lang din yung pinili ko. Hindi ko rin kasi naubos. Bawal nga daw mag-iwan ng tray o mga bowl dito sa labas kaya pinasok din muna namin sa loob. At ang ikot-ikot na rin pala kami dito dahil nga dito sa baba nila ay meron ding mga foods na pwedeng bilhin. Merong mga sushi, drinks at kung ano-ano pa. Eh mahilig lang naman talaga ako sa mango roll. Yun nga lang, hindi na rin ako bumili dahil sobrang dami ko na nga nakain kanina at puputok na nga yung tiyan ko. Kaya naman naisipan din muna namin na maglakad-lakad sa downtown. At nakasalubong nga namin itong napakakit na aso at nakikipaglaro nga siya na fetch dun sa owner niya. At hindi nga na isang aso yung nakasalubong namin at napakadami nga ditong pag-alagala. Napaka-cute. First time ko nga lang makapaglakad-lakad sa park na to at napakaganda pala dito at kitang-kita mo yung buong downtown. Kaya syempre nagpicture-picture na rin kami. So sobrang ganda nga ng view dito ay parang gusto ko nga ayain si Papa na mag-photoshoot dito minsan. Bukod sa band,
month ay nafe-feel ko din na nasa ibang bansa ako kapag nandito nga ako sa downtown. Ay napakadami din kasi nagtataasan ng mga building. Medyo nakakatakot nga lang din maglakad-lakad dito at pwede kang mahulog at mag-slide pa baba. Pero syempre kung ganito naman kaganda yung view ay relaxing pa din. Mag-iingat ka na lang talaga. O diba may pa-emote-emote pa na tingin-tingin pa nga sa gilid. Kala mo naman talaga. Sobrang layo nga pala nung nilakad namin pero hindi ko nga rin masyado naramdaman dahil nga madami kami magkakasam at magkakakwentuhan. Kapag ganito nga na naglalakad kayo na malayo pero patuloy naman ang chika ay hindi mo talaga mafe-feel. Madami-dami na nga rin kami napuntahan at nagawa today kaya nga dapat uuwi na kami. Pero nag-aya pa nga magkoko si Maureen at magte-take out nga siya. At pagpasok nga namin sa Coco ay naalala ko nga na a few months ago naglagay ako ng sticky notes dito. At nilagay ko nga dun yung goal ko na mag 500k followers. At nakakatuwa nga at ang sarap sa heart na pagbalik ko nga dito ay nandun pa rin yung sticky notes. At more than 500k followers na tayo. Thank you so much po sa inyo. At dahil nga medyo late na rin na hindi ko na nga naabutan yung last trip nung bus ko. Kaya nagchat nga ako kay Papa kung busy ba siya at baka pwede nga ako magpasundo. Kung sa ibang bus kasi ako sasakay, ang lalakarin ko nga ay 30 minutes ay sobrang pagod na talaga ako. Napakadaming gana for today's vlog pero sobrang nag-enjoy ako. Oh please don't forget to follow my page po ha, Alex Pablo Vlogs. Thank you so much po for watching!